Welcome back to my YouTube channel again. So, for today's video, ang gagawin naman natin ngayon ay leche flan. So, ang kailangan natin sa leche flan ay 6 na pirasong itlog. Medium size po ito. 6 pieces of eggs. And then, 1 can condensed milk. 1 can angel evaporada. And then, 1/4 kilograms of sugar or 250 grams ng asukal na puti. And then, 3 tablespoons of vanilla and 1 tablespoon of lemon essence. Pero kung wala kayong ganito na lemon essence, pwede namang 2 pirasong kalamansi. Ayan. So, magsisimula muna tayo. Lalagyan muna natin siya ang mga llanera natin ng 2 tablespoons of sugar. Para ito sa pagkakaramelize ng ating leche flan. So, pag ganito kalaki, 2 tablespoon inihapon ilagay natin. Ayan. Tapos mamaya, ilalagay ko natin siya sa kalan para po mag-caramelize ng sugar. So, nasa sa inyo yan po. Pag nag-caramelize kayo nito, lagyan nyo po ng 1 teaspoon po ng water. Kung gusto nyo ng medyo masabaw po yung leche flan nyo, or kung ayaw nyo naman ng ganon, na gusto nyo pure sugar lang, pwede namang hindi maglagay ng tubig. So, tara na po sa ating kalan. So, ito na guys, ang ating pagkakaramelize ng asukal. So, sa mahinang apoy lamang hanggang mag-golden brown yung ating sugar. Then, maglagay tayo ng kunting tubig. Tapos na natin gawin itong ating caramelized sugar na gawa na natin. Pero meron pa tayo doon nakasalang. May pinagagawa ko doon. Ito yung natapos natin. May 4 na llanera na tayo. So, mag-proceed na tayo sa ating leche flan. Yung gatas, tsaka yung eggs, tsaka yung ating 3 tablespoon of vanilla, tsaka 1 tablespoon of lemon. Itabi muna natin ito. Okay, now, unahin muna natin ang 6 na itlog. Okay, ngayon, kukuha tayo ng panghalo. I-whisk natin yung egg. Pwede naman kayong gumamit ng mixer or pwede din namang mano-mano. So, haluin nyo ng mabuti yung egg. Okay, ilagay na natin yung ating 1 can na evaporada milk habang hinahalo. Next natin ang ating condensed milk. Dahan-dahan lang natin kasi madaling mapupuno na pala yung aking lagayan.
Next natin ang vanilla. And then, isunod natin ang lemon essence. Kung wala kayong ganito, pwede naman kayong gumamit na ng 2 pirasong kalamansi. So, maglalagay lang ako ng 1 tablespoon of lemon essence. Haluin natin ulit hanggang mag-mix ng mabuti ang mga ingredients. Okay, after natin itong mahalo lahat, atin itong sasalain. Okay, atin muna siyang sasalain ng 3 hanggang 5 beses hanggang mawala ang buo-buo. Oops, dandahan. Salain ulit natin ang 3rd beses. Oops. Okay, nasala na natin siya ng 3 beses. Ngayon ilalagay na natin siya sa ating mga lianera. Gagamit ako ng ating takalan, 3/4 cup. Okay. After nito, mailagay na natin. Meron pa ako kasing lianera doon na nakasalang sa caramelize. So, ito yung ating mga natapos muna. Atin muna itong lalagyan ng aluminum foil sa ibabaw. Okay, natapos na natin lahat. Naka-anim na lianera tayong nagawa. So, i-steam naman natin ito sa mahinang apoy lamang. So, ilagay muna natin siya sa steamer. Ito yung ating steamer. Ilagay na natin yung ating leche flan. So, iluluto natin siya ng 40 to 45 minutes sa mahinang apoy lamang. So, hindi pwede malakas po. Kasi magiging pinirito nilagang itlog o piniritong itlog ang mangyayari pag sobrang apoy po. So, ilagay natin siya sa ating steamer. Okay, ilalagay na natin siya sa ating steamer. Sa mahinang apoy mo lamang po ito, i-steam. Kuha pa tayo ng isa. Kasi sayang naman ang ating space. So, sana ay abot siya. Yun. So, ayan. Hinaan lang natin yung ating apoy. Ayan, mahinang-mahina lang sa apoy. Lutuin po natin siya ng 40 to 45 minutes. Okay, balikan natin. A few moments later. Okay, naluto na yung ating whole egg leche flan. So, ganito yung itsura niya kapag whole egg sa yung gamit natin. Ibang-iba ang texture niya sa egg yolks lang kesa sa whole eggs. So, tikman na natin. Goodbye, stay
Napaka-soft niya. Pero konting tips lang. Kailangan pala, hindi 1 tablespoon ang ilagay natin na lemon essence. Kasi masyadong matapang yung lemon essence. Sobrang maamoy siya at malasa. So, kailangan pala ay isang patak lang o dalawang patak lang ng lemon essence. Kasi kapag marami palang nailagay, masyadong matapang yung amoy niya at lasang-lasa mo siya. So, hindi maganda sa ating leche flan. So, hindi ganun ka-perfect yung leche flan ko ngayon. Pero, pwede na kung pambahay lang naman, pang dessert lang after kumain. Ayan. Sarap pa rin naman siya, walang pagkakaiba. Yung texture lang talaga yung nagkaiba kapag whole egg tsaka egg yolk lang yung gamit natin. So, meron pa akong ibang mga nakasalang. Nakasalang pa yung iba, kaya hindi ko pa siya maipakita sa inyong lahat. Pero, ayun na nga. Sa lahat ng mga nanood ngayon ng aking vlog sa leche flan, maraming salamat po. Sa susunod, ang gagamitin naman natin ay whole, yung egg yolks lamang. So, itatry natin yung egg yolks naman na i-vlog ko. Kasi ito is whole eggs po ito ang ginamit natin. Hindi egg yolks. So, yun na lang. Magpapaalam na po ako hanggang ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa aking YouTube channel. And road to 1,000 na po tayo. At maraming salamat po sa ating mga subscriber at sa mga nanonood dyan sa aking vlog. So, bye-bye!